Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kanyang kapurihay manatili magpakailanman. Purihin ang Panginoon siya'y ating pasalamatan sa pagsasama at pagtitipon ng kanyang mga anak. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kanyang kapurihay manatili magpakailanman. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ating ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong at sumaiyo rin. Pati aminin natin ang ating kasalanan upang tayo'y sa banal na pagdiriwang. Amin po sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, lalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong at Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos ayo sa ating kasalanan at patnubay sa buhay. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin. Ama naming makapangyarihan, upang mailigtas ang mga hinirang mo, niloob mong ang upispong si San Francisco ay makibang sa lahat. Ipagkaloob mong ang kanyang pagkaulat sa matiyagang pagmamalasakit sa kapwa, pamalas sa pagdiling sa aming kapatid, sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawal. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Nathan, ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Mula nang ilabas ako sa Ehipto ang Israel, wala pa akong bahay na masasabing akin. Hanggang ngayon itolda pa ang aking tahanan. Kahit lagi akong kasama ng Israel, wala akong sinabing anuman sa sinumang hukom tungkol sa tahanang Sedro na dapat kong tirahan. Gayong ako ang pumili sa kanila upang mamahala sa aking kawan. Sabihin mo rin sa lingkod kong si David ang salitang ito ng Panginoon. Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako sa anumang dako at lahat mong mga kaaway ay aking lipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad doong una. Buhat ng maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito,
Ang Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Siya ang magtatayo ng templo para sa akin. At sa kanyang angkan magmumula ang maghahari sa aking bayan magpakailanman. Kikilanlin ko siya ang anak at ako na may magiging ama niya. Parurusahan ko siya tulad ng pagpaparusa ng ama sa nagkasalang anak. Ngunit ang paglingap ko sa kanya ay hindi magbabago, di tulad na nangyari kay Saul. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang inyong trono. Isinaysay ni Nathan kay David ang lahat ng sinabi sa kanya ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong itutugon. Sa kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi, tayo pong lahat. Sa kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Sabi mo, O Poon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David mong hirang at ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Tugon. Sa kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Ako'y tatawaging ama niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Gagawin ko siyang anak na panganay, mataas na hari nitong daigdigan. Tugon. Sa kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Ang aking pangako sa kanya'y iiral at mananatili sa kanya ang tipan. Laging magahari ang isa niyang angkan, tintatag ng langit, yaong kaharian. Tugon. Sa kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Tumayo ang lahat. Alleluia, alleluia. Ikain mo, o nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Pinagkalimpumpunan siya ng napakaraming tao, kaya't lumulan siya sa isang bangkang nasa tubig at doon naupo. Ang karamihan na may nasa dalampasigan, nasa gilid na ng tubig, at sila ay tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng talinhaga. Ganito ang sabi niya, pakinggan ninyo ito. May isang magsasaka na lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa daan. Tumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan. Agad sumibol ang mga iyon sapagkat manipis lamang ang lupa doon. Ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo. Ang mga binhing tumubo. Palibhasay, walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga binhing tumubo, kaya hindi nakapamunga. At may binhing nalaglag sa matabang lupa.
At ito ay tumubo, lumago at nagkauhay na mainam. May uhay na tigtatatlumpu, tigaanimnapu at tigsasandaan ang butil. Sinabi pa ni Jesus, ang may pandinig ay makinig. Nang nag-iisa na si Jesus, ang ilang nakarinig sa kanya ay lumapit na kasama ang 12 at hiniling na ipaliwanag ang talinhaga. Sinabi niya, sa inyo'y ipinagkaloob na malaman ang lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit sa iba, ang lahat ng bagay ay itinuturo sa pamamagitan ng talinhaga. Kaya nga't tumingin man sila ng tumingin ay hindi sila makakakita. At makinig man ng makinig ay hindi makauunawa. Kundi gayon, marahil sana'y magbabalik loob na sa Diyos at patatawarin naman niya. Pagkatapos, tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo nauunawaan ang talinhagang ito? Paano ninyo mauunawaan ang ibang talinhaga? Ang inihasik ay ang salita ng Diyos. Ito ang mga nasa daan na nahasikan ng salita. Pagkatapos nilang mapakinggan ito, pagdakay dumarating si Satanas at iniaalis ang salitang napahasik sa kanilang puso. Ang iba, tulad naman ng napahasik sa kabatuhan. Pagkarinig nila ng salita, ito'y agad nilang tinatanggap na may galak. Ngunit, hindi naman ito tumitimo sa kanilang puso, kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng kahirapan o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Dininig nga nila ang salita, ngunit sila'y naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito, naging maibigin sa mga kayamanan at mapaghangad sa iba pang mga bagay. Ano pat ang salita'y nawalan na ng puwang sa kanilang mga puso, kaya hindi sila nakapamumunga. Ngunit ang iba'y tulad ng binhing napahasik sa matabang lupa. Pinakinggan nilang at tinanggap ang salita at sila'y nagsipamunga. May tigtatatlumpu, may tigaanim na po, at may tigsasandaan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Umupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang haba po ng ebanghelyo, no? Napagod ba kayong tumayo? 2 kwento ng pagtatayo ang ating narinig sa ating mga pagbasa sa araw na ito. 2 kwento ng pagtatayo. Sa unang pagbasa, isinalaysay ang pagtatayo ng bahay ng Panginoon o ng templo. Nang marinig ni Nathan ang intensyon ni Haring David na magpatayo ng tirahan ng kaban ng tipan, ipinasabi ng Panginoon kay Nathan ang lahat ng kanyang mga nagawa para sa hari. Yun ang plano, yun ang intensyon ng Haring David, ang magpatayo ng bahay ng Panginoon, tirahan ng kaban ng tipan. Kasi sa matagal na panahon, yung kaban ng tipan ay nasa tolda lang. Yung tent, nandun lang. Kaya ninais ng hari na magkaroon ng malaking bahay, tirahan, yung kaban ng tipan, kung saan magiging templo ng Diyos. Nang malaman yun ng Panginoon, pinasabi niya kay Nathan, lahat ng nagawa ng Panginoon para sa hari. At dito rin nasabi ni Nathan na
hindi pala si David ang magtatayo. Hindi pala ang hari, kundi ang anak niya ang magtatayo ng templo para sa Diyos. At hindi lang yon, hindi lang yung mga nakalipas na nagawa ng Panginoon para kay Haring David ang isinalaysay ni Nathan, kundi ang mga mangyayari pa, magagandang plano ng Diyos para sa hari, inisa-isa sa kanya ni Nathan. Ganon, kasaya ang Panginoon sa intensyon ng hari. Kaya naman napabalik tanaw ito sa lahat ng kanyang nagawa para sa hari. At hindi lang yon, sinabi pa niya yung mga plano niya para sa hari. Dito, ipinapakita ang pagnanais ng hari na magtayo ng isang kaharian para sa Diyos. Kaharian ng isang templo para sa Diyos. Alam niyo po, naalala ko pa noong bagong graduate ako, no? Kasi bago po ako nagpare, bago ako nagseminaryo, ako po'y nakapagtapos na ng pag-aaral, tapos nagtrabaho. No? Nung bagong graduate ako, syempre, excited kang magtrabaho. Excited akong magtayo ng aking pangalan. Diba ganun yun? No? Gusto mo, no, magkaroon ka ng pangalan. Gusto mo maging manager. Gusto mo maging professional. Diba? Excited ako na maitayo yung aking pangalan. Excited ako magkaroon ng magandang karera. Kaya naghanap agad ako ng trabaho. At nung may trabaho na ako, nung nahawakan ko yung unang sweldo ko, hindi ko malimutan at hindi ko parang nagbalik tanaw ako. Parang dati, estudyante lang ako. Ngayon, may sweldo na ako. Dati, lalakad-lakad lang ako dyan. No? Ngayon, sa Makati na ako naglalakad. Dati, no, umaakyat lang ako nung eskwelahan namin. Ngayon, nag-e-elevator na ako. Di ba ganun yung sobrang saya mo? No? And I'm very sure, ganyan din. Ganyan din yung naramdaman nung mga nagtatayo ng bahay. Nung nagkaroon na sila ng bahay, dati, nangangarap lang tayo. No? Ngayon, may pinto na tayo. Dati, wala pa tayong kisame. No? Ngayon, may kisame na. Di ba ganun? No? Nung sobrang saya mo, no, napapabalik tanaw ka. At nababanggit mo pa yung mga pangarap mong gawin. Sabi ko na sarili ko, no, nung nahawakan ko yung unang sweldo ko, no, dadamihan ko pa. Gusto ko maraming pera. Sisipagan ko pa, no, napapasabi ka kasi ang dami mong pangarap. Gusto mo makapamasyal, gusto mo magkaroon ng ganito, makabili ng ganyan. Di ba ganon? Ganon yung nangyari sa Panginoon. Nung nalaman niya yung plano ni Haring David, parang napabalik tanaw siya sa sobrang tuwa ng Panginoon. Dati ang templo ko, tolda lang. Ngayon, patatayuan ako ng malaking templo. Ganun yung tuwang nadama ng Panginoon kay Haring David. Nang malaman niyang ipagtatayo siya ng kaharian. Templo. Samantala, sa ating ebanghelyo, kwento naman ng pagtatayo ng paghahari ng Diyos ang ating narinig sa pamamagitan ng talinhaga ng manghahasik. Para kay Jesus, ang paghahari ng Diyos ay parang binhi na itinatanim sa iba't ibang klase ng lupa. Binhi na tumatayo sa salita ng Diyos, na itinatanim. Sabi, may mga binhing sumisibol. May mga binhing itinanim sa iba't ibang klase ng lupa. May binhing itinanim sa matigas na lupa. May binhing itinanim sa mababaw na lupa o manipis na lupa. May binhing itinanim sa dawag o sa matabang lupa. At ang binhing tumubo lang sa lahat ng iyon ay ang naitanim sa matabang lupa.
dito po ipinapakita ang pagnanais naman ng ni Jesus na magtayo ng paghahari ng Diyos. Paghahari ng Diyos. Nakita niyo po yung pinagkaiba? Dalawang pagtatayo. Isang kaharian at isang pinaghaharian. Isang kaharian, pinaghaharian. Yung kaharian, yun yung bahay, istruktura, palasyo. Yung pinaghaharian, yun yung mga parang simbahan. Kahit anong ganda ng simbahan, pero kung ang mga mananampalataya, ang mga nagsisimba ay mga pasaway, sumusuway sa Diyos, walang silbi ang ganda ng simbahan. Walang silbi ang ganda, ang laki ng simbahan kung wala namang nagsisimba. Mabuti na lang, no? Yung simbahan natin, no? Simple lang, maliit, pero buhay na buhay ang mga nagsisimba. Ganito yung ipinapakita po sa atin. Ito yung nais ipahipatid sa atin ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Dalawang pagtatayo na dapat hindi natin binabaliwala. Parang isang magandang kasal na pinagtutuunan at pinag-iipunan. Walang halaga yan kung ang pagsasama ay hindi magtatagal. Diyan tayo magaling, no? Magandang kasal, bonggang kasal. Pero isang taon lang, hiwalay na. Hindi umabot ng 5 taon. Ganun din, walang iniwan yan sa isang bahay. Kahit anong ganda ng bahay, kahit anong laki ng bahay, kung hindi ito magiging tahanan, wala itong silbi. Diba po? Madali magtayo ng bahay, pero ang mahirap itayo at itaguyod ang tahanan. Yung mga taong nakatira. Ganun din, walang iniwan, no, sa simbahan. Pwedeng magpatayo si Father Douglas ng malaking simbahan. Oh, pwede. Oh, pwedeng pa-extend yan. Pero ang mahirap doon, yung mga nagsisimba, ano itataguyod? Yun ang dapat ginagawa. Parang sa atin, no, madali yung titulo, pangalan. Pero ang mahirap kung paano panatilihin ang pangalan. Yung pagiging doktor, pag natapos mo mag-aral, magiging doktor ka. Pero ano ka mananatiling mabuting doktor? Diba? Yung pagiging ina, madali. Kulat ka nga, batang ina. Dalaga pa lang noon. Ngayon, ina na, nanay na. 18 lang, 17, nanay na. Pero anong mahirap? Yung pagiging ina. Yung pangalan ng pagiging ina. Ito yung pinapakita sa atin. Mga pagtatayo na dapat magkatuwang. Parang tayo, mga mananampalataya, madaling maging katoliko. Magpabinyag ka lang, katoliko ka na. Pero ang kailangan nating itaguyod ay ang pagiging mananampalataya. Yung linggo-linggo magsisimba, magdarasal, makikipagrelasyon sa Diyos, magro-rosaryo. Kapatid, ito po yung pinapakita sa atin ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Ang hindi lang magtayo ng kaharian ng Diyos sa mundo o sa ating buhay, kundi higit sa lahat, ang pagharian ng Diyos, ang mundo at ang ating buhay. Amen. Amen. Tinuturo ang Kristo sa pamamagitan ng mga
si Kristo ang mga hasik ng binhi ng salita ng Diyos. Tumugon tayo sa kanyang gawain ito sa pamamagitan ng ating sa Ama. Isang bitin, sa bawat panalangin, banal na mga hasik, basbasan mo kami. Banal na mga hasik, basbasan mo kami. Ang simbahan sa daigdig naway maging tulad ng mayayamang lupa na nagbibigay bunga ng tigi-100. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na mga hasik, basbasan mo kami. Ang mga pinuno ng mga bansa naway mamuno sa pamamaraang kahayaaya sa Diyos at sa kanilang nasasakupan, manalangin tayo sa Panginoon. Banal na mga hasik, basbasan mo kami. Ang mga hindi nasisiyasat ng mga ambisyon at pagkamakasarili naway hindi makasagabal sa salita ng Diyos sa ating buhay, manalangin tayo sa Panginoon. Banal na mga hasik, basbasan mo kami. Ang mga may sakit naway makaranas ng nakapanggagaling na kapangyarihan ni Kristo, manalangin tayo sa Panginoon. Banal na mga hasik, basbasan mo kami. Ang mga pumanaw naway magtamasa ng liwanag, kaligayahan at kapayapaan sa langit, manalangin tayo sa Panginoon. Banal na mga hasik, basbasan mo kami. Sa katangian sa Diyos ang mga pansarili. Manalangin sa Panginoon. Banal na mga hasik, basbasan mo kami. Tulungan mo kaming makilala ang ng iyong salita at gawa sa aming huwag nawa kaming mangambala ng mga alalahan ng mundong ito. Bagkus maging maliksi kami sa paglilingkod upang mamunga ang aming mga mabubuting gawain. Hinihiling ito sa pamamagitan ng Kristo na Amen. Umupo ang lahat. Ng Diyos Ama makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Sa ginaganap naming paghahain, dulot, kaligtasan, puso, pagnangisan, nawa ng iyong Espiritu, na nagpapaalab kay San Francisco, siya ay ng mga nagmamahal sa iyo. Sa pamamagitan ng Jesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, pa sa wala. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin, Panginoong at marapat na siya ay pasalamatan. A
Ama namin makapangyarihan, at na ikaw'y ang salamat sa pamamagitan ng Hesus Kristo na Panginoon ngayong si San Francisco sa at pagiging asahan sa panunod. Kaya't si Hesus Kristo na maaasahan sa katapos ay inihan sa pangangasiwa sa sambay ang malasakit ng mga siwa ay magpahang sa mga panalang ol kaisa ng sambayanan kong di ay nagpon. Kaya kaisa ng mga na nagsisiap sa iyo nang walang humpay sa kalang punyi sa iyo. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan, Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang pangpara sa amin ay maging katawan o ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya isang kusang loob na magtog, hinawakan niyang pinasalamat, pinaghati, abot sa kanyang sinabi, tanggapin ninyong at ito at ito ang para kayon din naman, no matapos ang hapunan, hinawas muli sa lamang. Inabot niya ang kalis sa kanyang sinabi. Tanggapin ninyong lahat ito at inuwi ang kalis ng ng bagay. Aking dugo ay bubukas para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapasalanan sa lana sa pag-alaman. Pagbunyi natin, Misteryo. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ma, pag-alaala sa pagkamatay, pagkabuhay ng kaya't inaalay namin sa iyo ang ay at ang kalis na nagkaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong at natumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo na kaming magsalusalo sa katawan at Kristo ay sa pagkakasa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Napin mo ang iyong simbahang laganap sa buong taigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Bispo at alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na may pag-asang sila'y muli buhay, kayon din ang lahat ng mga awan mo sila at patuloy sa iyong panagan. Awan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay kaisa na mahal na Birheng Maria Diyos ng kabiyak ng puso niyang San Jose kaisa ng mga apostol San Francisco de Sales at ang na namuhay ito sa daigod sa iyo. May pagdiwang nawan pagpupuri sa karangal mo sa pamamagitan ng iyong anak so Kristo. Pamamagitan ni Kristo, sama niya sa kanya. Puri ay sa iyo.
Diyos Amang pangyari, kasama ng Espiritu Santo, magpasawal. Amen. Nakahagaling Diyos at Jesus na Panginoon ipa. Ang manang sumasalangit ka, sambahin ang mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala. Sa lahat na masama, pagkaloban ng kapakanan, iligtas sa kasalanan sa lahat. Samantalang aming ikan, araw ng pagpapahaya ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan sa inyo. Ayan mo, palatay, sala, pagkaloban mong kapayapaan, pagkakasa sa inkaloban, kasama ng Espiritu Santo, pasawal. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, sumayin. At sumayin rin. Sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang lumuhod ang lahat. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, papala sa kanila. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lang, baling na. Thank you.
Ama naming mapagmahal, pagkalob mong magtaguyod sa aming pagtulad sa pag-ibig at matiyagang pagmamalasakit sa San Francisco upang maluwal sa pili. So Kristo, kasama ng Espiritu sa pagpa. Amen. Sumayin. At sumaiyo rin. At Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating panghumayaglay, pag-ibig at kapayapaan. Salamat sa Diyos. Ayun at ipahayag kanyang pagkaling at kabal sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Ang mga dakil at dukha, ang banal at makasalanan, ang bulag at lumpong api at sugatan, ang lahat ay inaanyayahan. Umayon at ipahayag kanyang pagkaling at habag sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.